Hello po. Magandang araw. Nandito po tayo ngayon sa aking maliit na hanap buhay. Isang computer shop po. Start po ng... Nandito na po ako umuwi. Galing po sa ibang bansa. Isang OFW po. Kasi ako dati kunting nakaipo ng konti. Tapos ito, nagsasarili ng kahit papaano hanap buhay lang po para pang ano sa aming araw-araw ng aking kapatid. Dahil po kami na lang po ang naiwan talaga. Sa walo po kaming magkakapatid, kami na lang ng kapatid ko nagsama. Yung kapatid ko na isang bulag po talaga. Totally bulag po. Ngayon po, ito, hanap buhay ko po. Isang maliit na computer shop. Ang pagko-computer shop po pala, hindi ganun ka sasabihin nila yung dati po naririnig ko na okay ang computer shop. Sa ganito maingay mga bata, kailangan din medyo mahaba po ang pasensya dahil sa mga bata talaga po maingay. Lalong-lalo na pag halimbawa ngayon, pasukan na ako. Lagi po po sila pinaalalahana na dapat uunahin nila ang school nila, ang dapat baon nila, hindi dapat ilaro nila. Ganun po talaga ang ginagawa ko. Hindi ako nagsasabi na sige, laro ng laro kayo. Talagang pinapayuhan ko sila na dapat ilagay sa oras ang paglalaro nyo. Unahin talaga ang school. Ay, pasensya na po. Ay, dumating kasi yung pamangkin ko galing school. Ay, ganun lang po. Parang natutuwa po ako dahil yung mga pamangkin ko galing ng school, dito talaga dumadaan sa akin. Nag-aamin lang. Ganun ang ano namin pamilya. Maski sino man sa kanila, ganun talaga dumadaan dito. Bago umakyat doon sa kanila, natutuwa naman din po ako. Ganun. Alam niyo po, ayun, parang hindi ako mapaniwala. Ano ako, nanay, tapos sinusubukan ko lang ngayon pag-video, tapos ganito, parang isa, siguro nakaupo lang ako kung mayroong customer ako. Basta lahat, sinusubukan ko po talaga lahat, ginagawa ko kung ano ang magagawa na hindi ko pa nagawa. Talagang ganun ang ugali ko, lahat sinusubukan ko. Ngayon, ito, dating OFW, tapos andito natigil na kunting maliit na hanap buhay para sa araw-araw namin ng aking kapatid. Yung kapatid ko, totally, ano po talaga siya, blind o bulag. Siya po ang kasama ko sa bahay. Habang nandito po ako sa baba, nandoon siya sa taas, nakatigil lang lagi. Oo. Ano na din po, may daday doon yun. 70 na mahigit. Ganon. Tapos, bali ako lang naghanap buhay ito. Hanap buhay ko ba? Para pang suporta sa pang-araw-araw namin. Opo. So, sana mga OFW, kailangan kunting ano lang, kunting tipid lang dahil ang sa ano naman po sa nakikita ko during pag doon ko po pagtigil sa ibang bansa pagtatrabaho, ang dami ko po nakikita talaga na medyo magastos, pero pagdating dito sa Pilipinas, nandito na sila, medyo kulang na, nakikita ko na sayang yung mga ginagastos nila, hindi parang hindi sila marunong umano ng pinaghirapan nila, gastos doon, gastos dito, kasi ang marami silang ano, nakikita ko yung sa Hong Kong nga kami, ang dami, grupo-grupo sila eh. Oo, ganun lang. Ako talaga ang bawat sintimo pinahalagaan ko eh, dahil syempre mahirap talaga ang panahaman ng buhay, lahat doon kinakailangan ano, gawa ng gawa ka, kasi iba talaga dito sa Pilipinas at iba din doon sa ibang bansa pag nagtatrabaho.
yun po ang natutunan ko. At saka natutunan ko yung mga Chinese. Oo, yung amo ko tinuturo sa akin na bawat ano ng pera mahalaga daw talaga, kailangan pahalagaan mo ang kinikita mo o yung pagtatrabaho mo rin. Ganun po. Hindi ko na po ano paasan kasi mayroon pa po ibang customer. Sana po tuloy-tuloy ko lang ang kwento ko parte sa buhay ko. At saka yung during pagtatrabaho ko sa ibang bansa po. Maraming salamat po. Bye muna po.